maningning na maningning. Ililibot ko kayo sa neighborhood namin, ha? Pakita ko sa inyo ang aming town hall. At ito naman po ang Port St. Mary Town Hall. Nandito po lahat ng mga nangyayari dito sa aming neighborhood. Ito halimbawa, sa 17th of October, merong Creatures of the Irish Sea in pictures. Very interesting, di po ba? I'm sure attend dyan si Roger. Ayan, Living with the Sea na naman, puro sea. Ito gusto ko nga magpunte. 1880s Disco Raising Money for Gansi Unit, Southland. Residents with Alzheimer's disease and other dementias. Very active po dito sa amin sa Isle of Man yung mga causes for dementia. Yan. Or Alzheimer's. Kasi marami pong matatandang tao na talagang malakas pa sila pero meron na silang Alzheimer's o dementia. Okay, let's move on. Ito po ang Andrea's Pizzeria and Restaurant. Ang sarap-sarap po ng pizza, pasta at talagang taga Sicily ang mag-asawang nagpapatakbo niyan. At ang chef ay ang lalaki o ang husband. Si Andrea. Ito naman po ang bagong bukas na Sugarloaf Cafe. Ang sarap dyan ng mga scones at mga pastries and coffee, of course. Kaya lang ngayong winter time, Thursday hanggang Saturday lang sila. Mula 10:30 hanggang 4 or 5 p.m. Ito naman po ang aming post office at ang tinatawag ng news agents dahil makakabili ka dito ng mga dyaryo, magazine, at syempre ito ang aming parang Mercury drugstore, ang Clear Pharmacy. Ito pa po ang aking isa sa mga paboritong spots. Ganda-ganda po ako dito kasi dito na ang Port St. Mary Beach. At dyan sa puno na yan, na-discover ko, marami nagpupugad ng mga ibon. Oo, ano nga bang ibon yan? Crooks ata. Ayun o, may mga nest sila dyan. Ang dami. Kaya pagka spring, nandyan sila. Maraming birds ang nagpupunta dyan. At yan naman po ang emblem ng Isle of Man, the three-legged man. At inspirasyon ko siya sa buhay kasi may ibig sabihin ang sinasabi ng three-legged man at ang meaning nito ay wherever I land, I stand. So, pwedeng kahit saan ka mapunta, kaya mo at makakatayo ka. Literally, di ba? Ganda. Ito naman po, papunta na ako sa bus stop. Libre na ako kasi nga senior. Libre ako sa bus, meron na po akong card. At saka, papunta po ako ng Douglas. Siguro mga aabutin halos ng 45 minutes. Pero ang ganda-ganda ng view, promise, makikita niyo. Ito po ang famous na Strand Street na main shopping area dito sa Douglas. Alam nyo, dito kami nagkikita-kita ng aking mga Pinoy fans. There are 1,500 carers and nurses na Pinoy. Lahat kami dito nagsya-shopping. Wala na ibang pupuntahan pa. Tingnan nyo maya-maya lang, baka may makita pa. Mad rush na po ito. Traffic jam na dito ng mga tao. Kanyang kami karami dito. Charity shop lang, pero ang daming items na mabibili. Murang-mura. May sandamit, parang ukay-ukay. Pero marami din, mga cabinet at saka mga furniture. Murang-mura lahat. Manx Telecom! Dito po ako bumili ng bago kong cellphone at saka yung load, prepaid. May kaibigan na rin akong Pinoy dyan. Si Rio Garcia from Baguio. Ayan po, TT Isle of Man. Ako ba yun? Hindi. Siyempre, tourist trophy ang ibig sabihin ng TT. Ang pinakamalaking motorcycle racing event dito since 1907 na umaabot po siguro ng 20,000 ang mga bikers na nagpupunta dito tuwing first week of June. Ito po ang Isle of Man. At dito na po kami nakatira ni Roger, ang pinakamamahal kong asawa, Roger Cullen. Ganito po istorya namin. Noong 70s, nagtrabaho siya dito and fell in love with the island. Nagtrabaho po siya sa Port Erin Marine Laboratory.
bilang isang marine biologist. At bakit ka naman hindi maiilang? Nakita mo naman, ang ganda ng tanawin, ang sariwa ng hangin, at walang traffic. Naka-adjust na ako sa place? Sana, medyo. Siyempre, ibang-iba pa rin ang Pilipinas. Pero napansin ko sa pagbabalik-balik kong ganyan, parang sa Pilipinas kasi, nandito yung mga tao. Kamag-anak ko, nanay ko, mga kapatid ko, mga kaibigan, gusto makipagkita. Ha-ha, party-party, ha-ha-ha, dinner-dinner, ha-ha-ha-ha. Walang hinga-hinga. Walang time for myself. Dito, I have the joy of solitude. Alone but not lonely. Simple lang ang buhay. Wala masyadong distractions. Wala kaming landline. Yung cellphone, manakanak ang tumutunog, except kung magva-viber ka sa Pilipinas. Ganyan. Pero, gusto ko rin. Enjoy rin ako. Nakakasanayan ko na. I read a lot of interesting books. I'm writing my memoirs. I was able to write about 2 film scripts. Yan po. At saka, pagdating naman ng 5 p.m., syempre, trying to be an ideal housewife, Mrs. Pooley naman, magluluto na ako ng aming kakainin for dinner. Hindi yung masyadong uso dito ang kumakain sa labas sapagkat napakamahal. At kadalasan dito ng mga housewives, they think that the food at home is much better than the food in the restaurant. Lumalabas na po aking British accent. Ibang episode naman po yun. At ibang episode din ang mga lulutuin ni Tessie dito lang sa Test You, the Tessie Tomas YouTube channel. Abangan niyo. Malamig na ho, kinikinaw na ako.